Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng Salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit, the book of Psalms, chapter 84, verse 11. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa't sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig at dangal, hindi siya nagkakait ng mabubuting mga bagay sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Today, simulan natin yung tatawagin po nating one verse devotion. Ano po? At kung napupunapo ninyo, iba po yung aking background kasi ako po'y bumisita sa aking mga anak dito po sa Japan. At ito po ang ating pag-aaral ngayon ay bibigyan ko po kayo ng mga verses na bumago po sa aking buhay. Pag-usapan po natin itong Psalm 84 verse 11. Ang title po natin ay Hindi Mapagkait ang Diyos. Alam niyo po bilang ama, isa sa kinatatakutan ko noon ay yung kinabukasan ng aking mga anak. Marami po akong fears, ano po, natatakot po ako sa kanilang kinabukasan. Ang prayer ko pa nga noon, Panginoon, nawa, huwag mangyayari na sila'y magkakasakit at dadaling ko sa ospital na wala akong pambayad. Huwag mangyayari nawa, Lord, na yung kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral ay hindi ko maiprovide. At sabi ko, Panginoon, ang dalangin ko, bigyan mo naman ng magandang kinabukasan ng aking mga anak. Pero hindi ko po napupunan noon ang prayer ko pala ay motivated by fear, ano po, at hindi po ito nagmumula sa pananampalataya, ano po. Dapat po ang panalangin natin ay motivated ng love ng Panginoon, ano po. Kaya isang araw, nung nabasa ko po itong verse na ito na ating pinag-aaralan ngayon, binigyan po ako ng revelation ng Panginoon, no? Sa halip na matakot ako bilang ama, para sa kinabukasan ng aking mga anak, dapat ipagkatiwala ko sa Diyos na isa ring ama ang kanilang kinabukasan. Kaya naging prayer ko po noon, Lord, maaari ba be a father to my children? Ikaw ang maging ama ng aking mga anak. At alam niyo po, sunod-sunod po na mga pagpapala ang dumating sa aming buhay. Sila po'y nakapagtapos ng kanilang pag-aaral, mga naging scholar po sila, at biniyayaan po sila ng magagandang trabaho po na hanggang ngayon sa kasalukuyan ay nai-enjoy po nila. Tinatamasa nila yung pagpapala ng Panginoon sa kanilang buhay. Alam niyo mga kapatid, minsan po ang ating pong kinabukasan ay nagsisimula lamang po sa isang simpleng panalangin. Kung ang panalangin natin ay motivated by the love of God, kahit napakasimple po niyan, ano po, ang Diyos po ay tutugon. Kasi ang sinasabi po diyan, siya po ang pinanggagalingan ng ating pag-asa at siya po nag-iingat sa ating buhay. Yun po ibig sabihin ng sun and shield, ano po. At ang ating Panginoon bilang isang ama, siya po ay mapagbigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Ano po, yun po ang sinasabi ng James chapter 1. Verse 17 and Matthew chapter 7 verse 11. At alam niyo po, ang sabi po dyan sa original text, ano po yung salita pong bestow, ay both present and future. Ibig sabihin, hindi lamang po sa pangkasalukuyan ang kaya pong i-provide ang Panginoon, maging yung kinabukasan po natin ang kaya niyang ibigay. Kaya alam niyo po, pagka nakikita natin na ganun ang Diyos, ano po, tayo po ay mamumove ng pag-ibig niya sa atin bilang isang ama na nagmamahal sa kanyang mga anak. At mahalaga po yung revelation na yun. Kasi nga, ang sabi nga, the Father knows what is best for His children, both present and future. Kaya alam po, may isang kondisyon dito, ano, mapapansin niyo po, na ang Diyos po, na hindi siya nagkakait ng pagpapala o mabubuting bagay sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Kaya ang ginawa ko po noon, sa halip na matakot po ako, ay sinunod ko po ito pong condition na ito na sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya iningatan ko po yung aking paglakad sa Panginoon. At alam niyo po, sa buhay na ito, actually, tayo naman ay matuwid na dahil po sa ating pananalig sa Panginoong Jesus. Pero lagi nyo pong iisipin na sa pamamagitan din po ng ating paglakad, dapat po ay maging matuwid po tayo sa harap ng Diyos. At kung magagawa po natin yan, ano po, ay huwag nating katakutan ang ating kinabukasan.
So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!